mentioned it, kahit nung starting lineups pa lang, yung tinatawag ni Noel Zarate kanina. Maliit eh, yung height, di ba? As you see, Corpus finally gets one underneath, but his earlier shot, when the game started, they're actually the best as far as three-point shooting is concerned. What about the performance of their center, Prince Caperan? The guy is shooting over 65% from the three-point range. Yeah, Prince Caperan, but then he'll go back out again, stand at the three-point line, wait for those kickouts from his teammates or those cross-court passes. But then he came back against Phoenix and seemed to play fairly well, was scoring well, and they were in a comfortable lead. But all of a sudden, yun na nga, nangyari yung nangyari. All of a sudden, and everyone forgets that he scored double figures in that game. Magnolia is averaging 12 points per ball game as we take a look at this nice perimeter jumper by Jackson Corpus. He now has 6 points across his name. 5 or make it 6 out of 9 for 66%. Mm-hmm. Pouring it on from 3 points. Ngayon naman inside incursion. Unselfish play, halalon to Jackson Corpus. Get the man that you're initially guarding, so you can defend both. You can help that. You can defend the helps on the help side on the guy penetrating that happened to be Tenorio. Uh-huh. But you should be quick enough to go back to your original coverage. Focused in this game, waiting for his teammates to give him passes or paying attention to where the ball is bouncing. Offensive rebound, put back, and a chance for a three-point play for Jackson Corpus, scoring well. You talk about Arwin Santos, Calvin Abueva, who's ready to play again in the PBA. Ato Agustin, of course, former MVP. And they become so comfortable breaking that zone. Kailangan mag-revisit ng game plan itong Magnolia. Look at Jackson Corpus. Just moving towards his teammate, asking for that ball. Pagtanggap niya, shoot agad, no hesitation. Jackson Corpus laying it up over Arvin Tolentino. That leaping ability helping him on that play. Kasama ko ngayon ang ating best player of the game, Jackson Corpus, with 20.6 rebounds, 8 out of 12 from the field. Congratulations sa'yo, Jackson. Nung huli tayong nag-usap, sabi mo medyo nagsastruggle ka pa. At sabi ng coaches mo, pressure daw to. What made the difference for you ngayong gabi? Ewan ko eh. Basta sabi kasi nila, coach, parang nakikita nga nila na parang untight daw ng katawan ko. Untight ko gumalaw. So sabi ko, coach, hindi ko alam kung napipressure ako. Struggle talaga ako eh, kasi buong first game pa lang namin, up-down ako. So, ayun. Tapos, nakatulong talaga sa akin si Paul na parang ginagabayan niya ako. So, relax ka lang, tuloy mo lang yung kung ano yung iniisip mo, wag mo muna isipin. So, binigyan niya ako ng pwede kong panoorin para ma-relax yung utak ko. So, ayun. Jackson, less than 48 hours since huli kayong nakipagbakbakan dito sa AUF Arena. Ang dami nagsasabi disadvantage daw ito, pero napanalo niyo pa rin yung game. Anong nararamdaman mo na in your first Manila Clasico, nakasungkit kayo ng panalo, ikaw, first Manila Clasico mo, tapos nag-player of the game ka pa? Actually, sobrang excited ko talaga dito sa Manila Clasico eh. Pero team effort talaga. Lahat talaga kami tulong-tulong. Hindi lang naman ako nag-gumanda yung laro ko, pero as a team talaga, effort talaga. So, thank you rin talaga ako sa mga coaches na hindi sila gumibap sa akin. So, ayun. Thank you. Finally, Jackson, mga gusto mong batihin at saka pasalamatan? Binabati ko yung ano, nagte-thank you lang pala muna ako sa ano, sa kay God na binigay sa akin yung lakas na binigay sa akin ngayon. And sa panalo na binigay sa amin. And binabati ko nga pala yung ano, mga kamag-anak ko sa Isabela, Corpus in Jarios family, yung kapatid ko, saka yung dalawang pamangkin ko na si Kyla and JJ, tapos yung nanay ko, saka yung tatay ko, and yung number one supporter ko talaga, yung girlfriend ko. I love you, I miss you. Congratulations, Jackson, well done.